Okay, good morning po sa lahat. Baka itong ginagawa namin ngayong project ay kasize po ito ng dream house nyo. Oo, ikaw po yung tinutukoy ko. Baka kasize po ng dream house mo itong ginagawa naming bahay. Bale, two-story po ito. Sa later part ng ating video ngayong araw ay ibibigay ko yung rough quotation ng aming project ngayon. Ibig ko pong sabihin kung ilang nagamit yung kung ilan yung nagamit na ang block, ilan yung nagamit na bakal, kung ilang load yung nagamit nating buhangin, kung ilang bags na semento, saka yung iba't ibang klase ng bakal na ginamit namin dito. At tie wire, pwede rin yun. Idagdag na rin natin yung ilang kilo ng tie wire o bundle ng tie wire. So, ang ibibigay ko pong quotation ay hanggang roof beam lang po. Bale, rough finish lang po yun. Ibig kong sabihin yung structural finish lang po. Hindi po yung finishing na buo. Para magkaroon po kayo ng idea kung halimbawang kasize ng dream house mo itong ginagawa namin ngayon. Bale, ito po ay 3 bedrooms, living area, may carport, may dining area, at may isang CR. So, yun muna ang update natin dito. At abangan nyo po sa later part ng ating video ngayong araw yung mga materials na ginamit namin dito sa aming project dito sa Bintawan, Villa Verde, Nueva Vizcaya. So, tingnan lang natin kung ano yung mga natapos namin kahapon at hindi kami nakapag-gawa sa taas. Tingnan natin yung dito sa baba. Dito kami sa baba kahapon, hindi na kami umakyat sa second floor sapagkat umaga pa lang ay umaamod na. So, bale, halos natapos na naming saraduhan dito sa ground floor kahapon. You know, bale, sa saraduhan ko lang yung sa pinaka bintana niya doon sa taas sa may header. At tutuloy lang ito. Pag natapos to, maya maya siguro ay aakyat na kami ulit sa taas para ipagpatuloy. Bale, dalawang side na lang ang hindi natatapos dyan sa taas. Ano? Doon, sa side na doon at dito. Bale, konti na lang yan. At wala naman ng bintana doon, puro close. So, yan muna. Update natin dito sa ating project. At pakiabangan po umaya katulad ng sinabi ko kanina yung mga materials na ginamit natin dito para magkaroon po kayo ng idea kung mga magkano po ang gagastusin nyo at mga order nyo ng mga materials. Alright, bale, tapos na lahat yung asintada. May konting naiwan pero konting-konti lang po. Tingnan lang natin. Okay, bale, dito sa baba ay nasaraduhan na ho lahat. Yan o. Bale, dito ay open po lahat dito. Yung CR lang ang magiging division niya doon. At open na po lahat. Dito ang dining area. Dito naman yung living area. At yung stair doon. Doon sa may opening. Yan. Bale, sa taas ay tatlong kwarto po doon. Ano, bale, sarado na lahat. Bale, nandito na po ako sa second floor. Bale, sarado na po lahat ito. Ano, nasaradoan na lahat. Bale, ito na lang ang hindi pa, dalawang patong. Pero yan, konting-konti na lang po yan. Halos tapos na, roof beam na lang po ang kulang. So, pwede akong magbigay ng details about sa mga materials na nagamit namin dito. Baka kasize po ito ng dream house nyo. Pwede nyo pong pagbasayan yung mga materials na nagamit namin dito. At baka sakali lang. Ang area po ng bahay ay nasa bale, ang area po ng bahay ay nasa 80 square meter po up and down pati yung canopy sa harapan.
So, magkano nga ba ang ilang pirasong hollow block nga ba ang pumasok dito? Ilang pirasong 16mm? Ilang pirasong 12mm? Ilang pirasong simento? Ilang bags ng simento? Ilang pirasong 9mm at mga buhangin? I-breakdown po natin yan mamaya. Okay. Okay, so bale nandito na po ako sa bahay. Dapat po sana ay doon po sa site ko vlog itong area ng bahay, yung mga materials na ginamit namin doon sa project namin ngayon. Kaso nabutan po tayo ng napakalakas ng ulan at napakakalakas na kulog at kidlat, kaya hindi na tayo nakapag-vlog doon. Kaya pinasyo ko po na dito na lang sa bahay ibigay yung mga details at materials na ginamit namin doon sa aming project. Inuulit ko po, gaya ng nasabi ko sa unahan ng ating video, ang may bibigay kong details po ay hanggang rough finish lamang po. Ang ibig kong sabihin po ay wala pang na-finish ni isa. Hanggang hollow blocks lang po at mga buhos ng beam ang ibig ko pong sabihin. Pag sinabing rough finish po kasi, ay yung structural lamang po. Wala pa pong finish at wala pa pong bubong. So, bale, ang area po ng bahay ay nasa 80 square meter po. Sa baba po ay nasa 35 square meter. At sa taas po ay nasa may gita kulang-kulang 40 square meter po sa taas. Kasama na po doon yung pinaka-canopy niya. So, bale, narito po yung sketch ng ground floor. Ito po siya. Oh. Bale, sa ground floor po ay may living area, kitchen, carport, CR and bathroom. Saka yung kitchen sink. Bale, wala pong anumang division doon. Sa baba, open lamang po. Ang pinaka-division lamang po ay doon sa may pinaka-CR niya. Saka yung mga palabas, saka yung palabas doon sa may pinaka-carport niya. So, bale, ito naman po yung sketch ng second floor. Bale, tatlong rooms po yan. Na ang area po ay 3.2 o 3 meters point 20 centimeter by 2 meters point 10 centimeter ang area po ng bawat pare-parehas po yun ng bawat room. Tatlong kwarto po yon at yung isa po ay pinaka living area naman nila sa second floor. Okay, so bale narito na po yung details naman ng materials na nagamit namin doon. Inuulit ko po hanggang rough finish lamang po ito. O hollow blocks at buhos lamang po ito. Okay, ang balang nagamit po namin hollow block ay nasa 1,500 po. Kasama na po dun yung ibabaon namin dun sa may septic tank niya. 1,500 po na piraso na hollow block. Ito po, 1,500. At yung semento naman po ay nasa 130 bags na po yung nagagamit namin doon. Yung 16mm naman po ay nasa 72 pieces po na 16mm yung ginamit namin. Ang pinaggamitan ko po ng 16mm ay sa tie beam, sa beam sa second floor at sa saka mga poste. At 72 pieces po yon na 16mm. At ito naman yung 12mm na ginamit ko ay nasa 50 pieces po. Yung ginamit ko pa kasi sa slab yon, saka nagdagdag din ako ng 12mm sa mga poste natin. Okay, gumamit din ako ng 10mm na 70 pieces. Bale, ginamit ko sa vertical niya yung iba, yung pinangabang natin sa mga dowel at saka sa mga horizontal naman yung iba. At saka sa slab na rin. Sa 9mm po ay nasa 50 pieces din po na 9mm. Ginagamit ko yun pang belt dun sa hollow block. No, yung pinaka vertical naman niya. Yung horizontal pala. Okay, sa tie wire naman po ay nasa 2 rolls na po yung nagamit natin doon. Saktong-sakto po yun.
Hindi pa namin nagagamit yung iba, pero magagamit pa namin sa rough beam yung iba. Bale, dalawang rolyo po na tie wire. So, sa buhangin naman po na S1, limang track po na dig 3 cubic ang laman. S1 po ay 5 track po na dig 3 cubic ang ng laman. Tapos sa bato naman ay sa G1 ay dalawang track po na dig 3 cubic naman po. Sa common nail po, sa pako naman ay 4 inches na isang box po yun, yung pinakuha ko. Common nail na D3 naman po, ang haba ay 10 kilos lang. Saka yung common nail na 1.5, bali yung maliliit na pako yung ginagamit natin paggawa naman ng forma yon ay nasa 5 kilos po. Yung plywood po ay na 1/4 ay nasa 10 pieces po yung ginamit namin doon. Bali ginamit namin yun sa forma. At yung plywood naman po na 1/2 na 8 pieces ay sa slab po namin ginamit yon. So, ang may bibigay ko lamang po ay yung mga details ng materials. Sa prices po ay nakadepende po yon kung nasan area po tayo. Magkakaiba po kasi ang presyo. Kaya hindi na po ako naglagay ng price. So, yan po ang details ng ating details of materials sa project na ginagawa natin ngayon. So, bale, yan muna ang update natin. Sana mag-update po ulit ako sa inyo pag nag-finishing naman na po kami. Bale, gagawa muna ng bubong doon bago bumalik ang tropa doon. Abangan nyo po kami sa aming next project. So, hanggang dyan po muli. Maraming salamat po ulit sa lahat ng tumatangkilik ng aming videos. God bless po sa atin at lagi po tayong mag-ingat.